Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo dyan? So again, sabi ko nga, dito sa Calgary talagang napakalamig na. No? Talagang sobrang lamig. Extreme talaga, sobra. But, okay mag-alala. Pag kayo nandito sa Canada, talagang maramdaman ninyo. Lalo na dito sa Calgary. Dahil nga sa malamig din. No? But anyway, again guys, itong ating pag-usapan ngayon dahil nga sa napakaraming nagtatanong, Kuya Noy, mayroon bang trabaho para sa ganito? So, I hope na talagang masubaybayan ninyo buo ito ating video. Sinasabi ko sa inyo, nandito lahat yung kung paano mag-apply, saan tayo pupunta, ano bang gawin natin. Okay? So, mga tips natin, binibigay natin lagi sa inyo. Para at least sabi ko sa inyo na gusto ko makarating kayo ng Canada. So, kung bago lang kayo sa aking channel, sana po yung makonsidyo i-like, subscribe, huwag kalimutan i-click ang notification bell para like, updated, tuwing meron tayong ina-upload sa ating channel. Kasi sana po itong ating vlog ngayon ay magkaroon kayo ng mga idea kung talagang paano ba maghanap ng trabaho, no? At again, sabi sa inyo, tsaga-tsaga lang sa paghanap ng mga opportunity dito sa Canada na kumbaga, sabi ko sa inyo na mas maganda kasi na kayo ay mayroong preparation kung paano mag-apply ng trabaho. You know, yung i-prepare niyo sarili niyo, i-prepare niyo yung mga documents niyo na talagang para at least tuloy-tuloy na, no? Magiging smooth sailing na yung inyong paghahanap ng trabaho. But again, sabi sa inyo, ang Canada ay nagkaroon ng shortage sa lahat ng aspeto ng mga trabaho, no? Kaya nga sinasabi sa inyo, anako, again, masaya din ako na yung previous vlog ko na yung mga truck driver ay magkaroon na sila ng sarili nilang pathway, no? Na pwede rin silang maging immigrant din dito. So, but again, no, wag lang kayo mawala ng pag-asa. Dahil nga sa sinabi sa inyo, ang Canada, halos pabago-bago sila ng sistema na medyo yung requirements mahigpit, minsan maluwang. You know, tuloy-tuloy nyo lang. Importante kasi na sabi ko sa inyo, walang mawawala kung tayo nga ay magtsatsaga, tayo ay, you know, positive lang. No? Positive lang talaga. Dahil huwag tayo masyadong magmamadali na makarating dito. Dahil baka pagdating nyo dito, pagsisihan nyo. No? So, but again, sinasabi sa inyo na importante na yung inyong preparation sa inyong mga documents na nakahanda na. No? And then, while nag-aantay kayo ng mga sample, yung mga NBI clearance, habang nag-aantay kayo ng mga ganyan, apply. Pero, again, sinasabi sa inyo, kahit kayo man ay mag-a-apply sa Indeed, Job Bank, kung anumang mga website yan, sinasabi sa inyo, pag mayroong manghingi sa inyo ng pera, kasi may nag-PPM sa akin na mostly daw yung nagre-reply dyan sa mga job site niyan ay mga bugos nga. No? Sinasabi sa inyo na huwag kayo magbigay ng pera dahil ang Canada ay walang placement fee. Okay? Yung mga processing fee na yan, wala yan na mga processing fee na yan. Dahil ang employer, sila yung kukuha ng LMIA. Oh, paano kayo magbabayad? Di ba? So, ang employer magbabayad ng LMIA. Ang babayaran nyo lang is yung passport, medical. Yan lang. No? Yan lang ang pagbabayaran nyo or mayroon pang mga maliliit lang. Pero ang dokumento na galing sa immigration, ang employer ng bahala niyan. Kaya wala kayong babayaran dyan. Yung mga nanghingi sa inyo mga pera, huwag kayong magbigay. Please lang. No? Kasi nga, yung mga iba ay aggressive din, gusto nga makapunta ng Canada, nagmamadali, ayan, pusoy dos. No? And again, kung kayo man ay naghahanap ng mga consultant, let me know guys, dahil meron akong abogado na kaibigan ko na pwede ninyong i-email ninyo, no? Para at least kayo nga ay matulungan niya kung kayo man ay nangailangan ng mga consultation galing sa mga immigration, ano? Kasi siya ang nakakaalam dyan at siya po isang abogado dito sa Canada. At again, merong nag-PM sa akin din na nakakaawa lang dahil nga sa hindi nakapasa yung kanyang application sa Canada.
dahil marami siyang mga kulang sa dokumento. Kaya nga sinasabi sa inyo, importante na masalansan ng maayos ang inyong mga dokumento para walang problema pagdating sa approval, approve yan diretso. Dahil yung mga consultant na yan, alam nilang mga ginagawa nila. Kaya hindi dapat sila magkamali na mag-submit ng dokumento papunta sa immigration, no? Dahil sayang, 7,500 yung ginastos niya. At napakalaking pera yan. So again, sana, sabi sa inyo, sana mag-ingat lang tayo sa bayad-bayad. Importante na alamin din natin, no? Alamin din natin na talagang maging maayos ba yung ating dokumento. Yung ating mga kaubayan diyan sa Middle East, no? Middle East, yung mga kaubayan natin sa Brunei, sa Hong Kong, Taiwan, Japan, no? Kung merong mga agency diyan na mga tingin ninyo mga legit sila, sige, pwede naman kayo mag-apply diyan, no? Kaya sabi ko sa inyo, ingat-ingat lang din. Kahit na sinasabi natin legit sila, marami silang napapunta dito sa Canada. So, di naman natin din alam, no? So, batayin guys, itong ating pag-usapan ngayon na trabaho. Ito nga yung ilalagay ko yung ano ha, ilalagay ko yung link nito doon sa baba sa description box. And again, sana po ay makakuha kayo ng mga idea dito. Hindi lang naman to ang website na pwede natin puntahan. Marami tayong website na pwede puntahan, no? So, ngayon, ang ating magandang gagawin dito ay itong ang website na to na medyo nagustuhan ko rin dahil napakarami silang mga hiring. Mostly nga, itong Canada Career Site, no? Napakarami silang mga cleaner na naghanap dyan. Ano na kayo? Maghanda-handa na kayo, mga housekeeping, mga cleaner na yan. Dahil napakaraming hiring. Abangan nyo yan. Sabi sa inyo, maraming hiring dyan. Okay? So again, ito yung keyword natin. Kung hindi man to para sa inyo, ha? Sinasabi sa inyo, kung hindi man to para sa inyo, palitan nyo lang ng ano yan. Hanapin yung call center, no? Yung keywords, job title na yan. Kung hindi man cleaner, gusto nyo maging fruit picker, puntahan nyo yan, palitan nyo. Mga welder, kung ano man ang mga nasa isip nyong trabaho para sa inyo, no? Ito ay presentation lang naman natin na paano kayo makapaghanap ng trabaho at least may idea kayo kung paano maghanap, no? But again, sinasabi sa inyo, kahit gaano karaming trabaho dito, ayusin pa rin ang resume dahil dito tayo sa resume lagi, no? Kahapon meron akong ka-chat. Talagang namin yung resume niya, talagang inaayos namin, no? So, again, so ito po yung mga trabaho sa cleaner, guys, no? At again, to mga room cleaner, ito po yung napakaganda dito dahil nga sa yung kanilang mga requirements, talagang napakababa, no? Yung, of course, yung language dito is English. Plus, again, kung meron kayong experience, asset lang siya. Pero kung wala kang experience, medyo okay lang, no? Pero sabi ko sa inyo, mas maganda meron kayong experience dahil tayo ay makipag-compete nga. Sinasabi sa inyo lagi, tayo ay makipag-compete, makipag-patentero tayo sa mga magagaling dyan. No? Gusto ko kayo, magaling kayo din. Okay? So again, ito yung kanilang task or responsibilities. And again, kung kayo man ay isang mga cleaner, of course, ito naman yung mga ginagawa nyo. Nagmamap kayo, nag-dusting kayo. No? Importante naman to, mga basic, no? Mga basic lang na kinakailangan. No? And again, wash windows, cleaning, changing rooms and shower. Yung mga ganyan, napaka-basic. Talagang napaka-basic lang. So again, napakaganda. May benefit sila sa dental, health, vision, and then long-term, mayroon silang RRSP. Ito yung pension plan dito sa Canada. Okay? So again, i-hit nyo lang yung apply now. Dahil yan yung inyong pupuntahan. But again, sabi sa inyo, itong job site na to, puntahan nyo lang kahit saan dito. Dahil ang dami, Saskatchewan, sa Manitoba, sa British Columbia, ang dami silang hinahanap dito, no? Again, sabi sa inyo, itong mga light duty cleaner, no? Ito yung nasa Surrey, sa British Columbia din to. Puro mga British Columbia, no? Susubukan nyo to sa Edmonton, mayroon din sila. Calgary, mayroon din. Tingnan natin itong Calgary nga. Okay? So again, ito yung cleaner. Puntahan natin to. Di ba, nakita nyo, mga high school lang. May mga certificate, high school graduate certificate. Of course, English. Kung ba experience kayo, mas maganda.
And again, ito po yung kanilang task. Napakasimple lang. Alam niyo, napakasimple. Ang twist dito, okay, ang twist dito, kung kayo ay may alam sa mga trabaho na to, copy, ilagay niyo sa resume niyo. Medyo baliin niyo lang ng konti yung kanilang mga wordings. Pero almost the same na rin yan. Okay? Medyo dagdagan lang ng konti, bawasan ng konti. Yan lang ang mga tips natin na mas talagang napakaganda. No? Dahil nga sabi sa inyo guys, paghandaan nyo to, paghandaan nyo to. Kung kayo man yung mga housekeeping na nagtatrabaho sa hotel doon sa Middle East, yung naghahanap doon sa Taiwan yata yun or Japan na mga nagtatrabaho sa hotel, kung kayo man ay mayroong mga experience dito, napakaganda ng opportunity na to. No? Talagang sa inyo, talagang napakadami ditong opportunity sa website na to. Dahil nga sa, ito hotel cleaning na to, sa Calgary din. No? Tingnan natin Calgary ulit, kasi nasa Calgary nga ako eh. O, di ba? So, ito naman sa Calgary, of course, no degree. Oh, kita nyo, no degree. Or diploma, hindi kinakailangan diploma. Mayroon nag-PM sa akin, siya daw isang grade 6 lang, wala siyang diploma. Tapos, hindi ko alam, grade 6 siya, wala siyang diploma. So, hindi sure siya graduate sa high school, elementary, kasi natatakot siya na wala siyang diploma. Huwag ka matakot dyan. Okay, so again, subukan nyo lang to, no? Subukan nyo to dahil ito po ay napakagandang opportunity sa ating mga kababayan na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. Na sana po ay sabi sa inyo, talagang kung meron kayong mga katanungan, i-PM nyo lang ako. Napakaganda nito, oh. Ay nako, oh. Di ba? Yung mga alam nyo, napapansin nyo, ha? Di ba kanina sinabi ko yung wash window, walls, and ceilings? Oh, mayroon na naman dito. Kaya nga sabi sa inyo, itong mga tasks and responsibilities na to, copy, ipipaste yung sa resume nyo. Simple. Di ba? Kaya nga sinasabi sa inyo, dito kasi, ang mga tips kasi sa paghanap ng trabaho, guys. Kahit nga, sabi sa inyo, kahit gaano kadami ang trabaho, pagbalahura ang inyong resume, talagang wala talaga yan. Wala talaga. Maniwala kayo sa akin. Di ba? So, importante. Napakarami dito. Talagang napakarami silang mga job opportunities na pwede ninyong puntahan. No? Again, napakaganda. Ito sa White Horse, going na to sa Yukon. Medyo malamig doon. Pwede rin kayong magpunta doon. Medyo malamig doon talaga. No? So again, puntahan nyo lang to. We'll never know. Sabi ko sa inyo, ang importante kasi na kayo ay nakarating ng Canada. No? Sa mga, huwag na kayong masyadong mamili ng trabaho. No? Dahil nga sa, ang importante lang, makalan kayo ng Canada. Pag nakalan kayo sa Canada, sabi sa inyo, ang daming opportunities. Kayo magsawa ng trabaho dito. Sabi sa inyo, 24 oras kayo magtrabaho dito, ang dami kayong pwedeng trabahuan. Okay? So, but again guys, no, sana ay itong ating video ay makakuha ulit ng mga ideas sa inyo kung paano nga natin iti-tweak itong ating mga job description sa ating mga resume, ano bang gawin natin sa pag nag-a-apply tayo. Kasi importante kasi na tayo nga ay medyo wise din sa paggawa ng resume. No? Again, sabi sa inyo, kung mayroon kayong mga katanungan, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page. Ayan, ilalagay ko yung Facebook page ko para at least kayo nga ay magkaroon din ng mga idea or kung kayo man ay may mga katanungan, PM nyo ako. Walang problema sa akin yan. Dahil nga sa gusto ko nga na kayo ay makarating din dito sa Canada. At sabi ko lagi sa inyo, kung kayo may na dito sa Calgary, PM nyo ako. Para tayo magkape-kape tayo naman. Ano? Sarap magkape nga guys. No dito ha. So but anyway guys, again, kung hindi pa kayo napag-subscribe sa aking channel, sana po yung makusidyo i-like, subscribe, huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para like kayo updated tuwing meron akong ina-upload dito sa ating channel. And again, pwede nyo i-share to ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, at pwede nyo i-share din sa inyong mga social media, Facebook, Instagram, o kahit saang platform, para at least marami tayong mga kaibigan na makarating din dito sa Canada. At sabi ko nga na mas marami tayong Pilipino sa Canada, mas masaya. Okay? So, but hey guys, maraming salamat ulit sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Ako pala si Noy Tibbs. God bless and have a wonderful day.